Totoo kaya itong sinasabi ni VP Inday Sara Duterte na friends pa rin sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila po ng mga nangyari, sa kabila ng resignation, sa kabila ng mga pagbanat ng pamilya niya, pamilya Duterte kay PBBM, friends pa rin sila. Friendly pa rin sila sa isa't isa on a personal level. Ha, personal level, ha, hindi professional level. Kasi ang naglalabasan, kung magtitingin din kayo sa online, no, ang sentimiento nila, plastika na lang. No? Siyempre, hindi na ganun yung kasolid yan. Eh, kung if ever man naging friends sila during the campaign, ngayon, siyempre, may lamat na rin yan. Lalo na po, isa sa hindi rin nagugustuhan itong ginagawa, which is common, dapat lang naman talaga, maintindihan mo dito sa First Lady Lisa Marcos, hindi talaga magugustuhan itong ginagawa ni Sara Duterte kay PBBM. Di ba? O yung kanyang pamilya, ginagawa kay PBBM. So, meron sa balitang ito ka coffee, pero marami ang hindi naniniwala. Hindi ko po alam sa inyo kung naniniwala kayo na still friendly pa rin po after ang resignation ni Vice President Sara Duterte sa gabinete po ni PBBM. Kayo ba gusto niyo pa maging friends? Ako, honestly ha, ayaw ko na maging friends. Alam mo kung bakit? Ibaulit na naman eh. Kung halimbawa, for sure, hindi rin naman naasa si PBBM na friendly pa rin yung trato sa kanya. Ang mga kaibigan kasi ni Inday Sara Duterte, hindi niya mapagsabihan din. Ibaulit yan si Harry Roque, kaibigan sila, close friends sila eh. O sana, kung magkaibigan talaga si PBBM at si Sara Duterte, no? Siyempre, dapat kausapin ni Inday Sara Duterte yung mga kaibigan niya, particular si Harry Roque, na magkambyo ka naman, tingtanan niyo naman si Presidente, kasi kaibigan ko rin yan eh, di ba? Out of courtesy na lang yan, out of respect, pagsabihan niyo rin naman. Wala eh. So, parang, totoo, yung sinasabi ng iba, na parang hindi na ganyan yan, parang civil na lang yan, hindi na friend. Magkaiba kasi yung level ng civility lang, yun, ng pagiging civil ng pagiging magkaibigan, pagiging friend, di ba? Anyway, yan ang opinion ko lang naman sa inyo, depende sa inyo. No? Pero ayaw din natin ng gulo naman. Pero kung ganyan lang din, na alam naman natin na ayaw naman nila tantanan si PBBM, panaypira din naman sila dyan, eh di bali na lang na hindi sila maging magkaibigan. Sige, basahin natin ang balitang ito mula sa PhilStar. Sara Duterte, President Marcos, and they got still friendly after VP's resignation from the cabinet. Ano yung kwento dito ni VP Inday Sara Duterte? Sabi po ni Inday, she still keeps a friendly personal relationship with President Ferdinand Marcos despite resigning from his cabinet. A friendly personal relationship. Paano yan? Friendly personal. Hindi professional ha, ka-coffee. Ibig sabihin, pag friends kayo, di ba, nagtatawanan. Totoong tawanan, hindi lang plastikan yan ha. In her interview with GMA Integrated News aired on June 23, kahapon po yan, Duterte shared, she personally handed her resignation to Marcos Jr. last week and that it went smoothly. Ano, di ba ayos daw po yung kanyang resignation? For sure, ano, umamin si ano, sa tingin ko lang ka-coffee, kasi nagbabasa rin tayo ng mga analysis, umamin dito si Sara Duterte na hindi niya kayang i-handle itong Department of Education. Which is, kasi kung si kay PBB ang manggagaling yung pag-terminate kay Sara Duterte, hindi mangyayari yan eh. Kasi out of respect din yan eh, magalang itong si PBBM, hindi niya kaya, hindi masa hindi kaya, no? Ayaw niya ng, paano ba, ang tamang term dyan. Ayaw niyang dumating sa sitwasyon na yon na kailangan niyang i-terminate pa si Sara Duterte. I hope nagigets niyo yung point ko, no? Kaya nga dapat, ang resignation, manggagaling mismo doon kay Sara Duterte. And wala nang pasubali ka-coffee, bagamat sinabi doon sa letter na irrevocable yan, ipamurna rin niya kay PBBM na nag-resign siya at hindi siya tinanggal. Diba? Kahit papaano, kung meron, tuman itong personal relationship na ito, kahit papaano, ma-preserve yun. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos, sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko and maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap, sabi ni Sara Duterte. See, ganyan kabait ang presidente. Despite the public speculation under alleged fallout, she said that they are still friendly with each other on a personal level, sabi po ni Inday Sara Duterte. Duterte left her post as the Secretary of the Department of Education at ganoon din po ng bilang Vice Chairperson ng NTFL-CAC nitong June 19 lang po, nitong Wednesday lang, a move that questioned her stand and their relationship as the tandem from the 2022 campaign period until the current administration. Ang sabi ni Inday Sara Duterte, ang ginawa niya kasi dyan,
parang ang analysis lang dito ka Coffee, no, parang bagamat nalulungkot siya, yung nakaranas daw po siya ng sadness, pero ginawa niya ito for the interest of the students and the interest of the teachers. Siguro, kasi speculations lang naman tayo dito, hindi niya naman in-elaborate yan, na-realize niya na, teka, mukhang hindi ako effective dito eh. Kasi kung titinan mo, di ba, bumaba lalo yung ranking ng Pilipinas eh. Yung kalalabas lang galing PISA, yung pagdating sa critical thinking, ang baba ng rating natin dyan. So siguro, na-realize siya, parang 2 years na ako dito, ha? Parang wala pa rin nangyayari, ha? At medyo mabagal yung usad. Not to mention, yung mga ibang grupo na kino-call out na yung mabagal na pag-appoint ni Sara Duterte sa isang council na supposedly mag-handle doon sa training ng mga teachers. Na-delay nang na-delay yung appointment. So parang kina-question siya ng mga grupo, anong nangyari dyan na VP Inday Sara Duterte, di ba? Imbis na nakakapag-focus na itong council na to para ihanda yung mga kinakailangan na training sa mga guro, wala eh, kasi napipending yung appointment. At ang tinuturo nilang napipending yan, nasa side ni VP Inday Sara Duterte. At naging sunod-sunod na yan, siguro naging pressured din, definitely pressured siya dyan, na parang walang na-deliver, kaya nag-resign na lang yan. Yung pagpunta ko ng mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at guro, minahal ko talaga yung trabaho ko. She also added that she never considered reactions from other people, nor did she consult her father, former President Rodrigo Duterte. Totoo kaya yan? Naniniwala ba kayo dyan? Hindi niya kinonsulta yung kanyang tatay niya? Ako, feeling ko totoo. Feeling ko totoo, hindi niya kinonsulta. Kasi kung kinonsulta niya ang tatay niya, alam mo kung bakit? Pipigilan yan. Pipigilan ni Tatay Digong yan. The best president ever, kung kinonsulta niya. Kasi, ano ito yun, advantage niya yan, yung pagiging secretary ng Department of Education. Advantage niya yan, lalo na kung hinuhun siya para maging presidente pagdating ng 2028. Advantage ni Sara Duterte yan. So kung si Digong bilang isang politiko, hindi niya ipapayuhan yan, umalis ka dyan. Diba? Kasi parang tinanggalan mo ng malaking resources itong si VP Inday Sara Duterte. So I think totoo yung sinasabi ni Sara dyan, hindi niya kinonsult yung tatay niya. Despite letting go of her post, Duterte shared that she has no plans to step down as vice president. Ayun, bago to ha, na hindi siya bababa sa pagka-vice presidente. Kasi last time, parang ano eh, parang ang gulo eh. Kasi diba sabi niya, tatakbo siya sa 2025 elections. Anong tatakbuhan mo? Mayor. Hindi ka naman pwede tumakbo ng mayor dyan unless mag-resign ka bilang vice presidente. Dahil kung vice presidente ka, hindi ka pwedeng tumakbo o humawak ng other positions. Diba? Like mayor sa ganyang level o senador, kailangan mong mamili o mag-resign. So yan, cleared na po yan. Hindi magre-resign itong si VP Inday Sara Duterte bilang vice-presidente. Pero kung yung mga nananawagan dyan na Inday Sara resign, hindi magre-resign, kakopi. Ellen Conde, iyan ang maliwanag na weak secretary. Oy, nararamdaman na agad ang mga bash ng tatay niya kay PBBM. Si Sara ba? Hitok Kabada, no more support Duterte, DDS HIT, Senator 2025 to 2028, Budol Dutay, no more. Actually, ang nangyayari ngayon, bumabalik na eh, Karma Israel nga eh, sa mga DDS Senators, bumabalik na sa kanila ngayon yung ano eh, yung pinaggagawa ni Tatay Digong at ng kampo ng Maisog, bumabalik sa kanila, tingnan mo si Bato de la Rosa. Sabi na, wala nang tatanggap sa kanila. Definitely, hindi sila sa kampo ng administrasyon at hindi rin sila tatanggapin sa oposisyon. Sa liberal, o biruin mo ha, ang dating super powerful ha, PDP, sila Bato de la Rosa, ang lalakas nila noon. Ngayon, nowhere to go. Walang mapuntahan dahil hindi sila tatanggapin. Yan, karma yan. Guerrilla style na lang daw sila sa kanilang kampanya. Marilyn Laksay, dapat lang nasingilin ang utang na kasalanan kinabawa niya si Dilima, pinakulong niya ng walang kasalanan, ipakulong mo din. Madam, sabi ni Marilyn Laksay. Tingnan natin kung paano yung magiging move nga dyan ni De La Rosa. Tama ka, Kakofi. Kung nag-consult siya sa tatay niya, malabang next day, ngaw-ngaw na naman si Digong, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Alam mo, parang tahimik si Digong ngayon kasi may sakit daw. Ngayon, narinig lang natin. May sakit daw ito, Kakofi, kaya tahimik. Yung parang maganda pa rin ganun eh. Parang tahimik, no? Hindi naman iboboto mga Duterte, pro-China sila, mahilig sila manira na wala namang ebidensya, no to Duterte. Ang sumisira din sa kanila, yung Maisog ngayon, yung ginagawa ng Maisog na yan, yan din ang sumisira sa kanila. Kakasira nila sa administration, bumabalik sa kanila. At isa, may bago silang rekruta, may bago silang miyembro. Itong si Jonathan Morales, nag-iikot na rin, Kakofi. Si Jonathan Morales, yung ex-PDEA agent na gumawa ng mga kasinungalingan,
Yan, parte na rin ng maiso. Halatang magkakampi talaga ito. Halatang ano nila yan eh. Plinano nila yan eh. Planted nila yan eh. Yan, magkakasama na sila ngayon sa kampanya. Ano yan, tatakbo rin si Jonathan? Tatakbo rin si Jonathan Morales bilang senador? O baka maging party list pa yan. Naku po. Entrapman, nag-resign yan si Sarah dahil gusto na lang niya mag-cosplay. Sabi ni Entrapman. Isang reason din, eh, dahil pagod na rin siya, eh, kailangan na mag-ikot, di ba? Kailangan niyang palakasin yung kanilang kampo sa 2025 in preparation for the 2028. Diba? Nora Elong, wasak ang pamilya ni Digong, wasak ang partido, kaya ayan, iniwan na wasak din ang bansa. Siya ang tunay na weak leader, sabi ni Nora Elong. Pero ma'am, ang definition nila ng weak leader, si PBBM, kasi strong leader sila. Palamura. Palamura dapat, kaya strong leader. Lori Mamawag, planadong-planado ka coffee. May paparating na daw, maglo-launch ng something yan ka-coffee, yung grupo nila. Kaya pinapakalma lang nila. Babalik yan. Bibuelta yan sa pagre-resign ni Sara Duterte. Paeng Chu, magkakasama-sama din yung mga yan sa kulungan. Ayan, kasama si Jonathan Morales ba? Eileen Shane, wait until Dilima files a case to Digong. She's helping ICC. Feeling ko, ibang kaso ang isasampan niya dito. Possibly dito sa Pilipinas. No? Kasi sa ICC, again, pending na nga yan. Eh. Ongoing na. Kay Matt, good morning, ka-coffee, and to all mga ka-coffee, happy viewing po sa inyo. Toda Analisa, may attorney na panahon pag nagsama-sama. Mga attorney na panapon nagsama-sama. Anong ibig sabihin mo dyan? Toda Analisa, no? Wala yung Jonathan Morales, hindi lulusot yan sa 2025 senators. Malayo sa panaginip, ka-coffee, na magiging senador si Jonathan Morales. Malayo. Wala tayo nakikita na katiting na chance na magiging senador yan. Hanggang ngayon lang yan, pandagdag ingay lang nila yan sa kanilang maisog rally, sa pag-iikot nila, yan si Jonathan Morales. Pandagdag ingay lang yan. Rosa Gonzaga, dami nang nakulimbat. Ayan, bababa ang rally. Lumabas na ang tunay na lyrics ng awit nila, nag-puncher hole. Tas legit kuno, sabi ni Atening Verbo. O, siya. Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment box. At kung nasa Facebook, pasuhin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-like lang po yung video na to para po sa ating attendance check. Kuha na lang kape, move on sa ating, let's move on sa ating next topic.